Okay, so yan, magandang gabi sa inyo lahat. Magandang umaga, gabi, hapon, tanghali, kung anong oras man dyan sa lugar nyo ngayon. So hindi ako mapakali dito sa camera ko. Ay, gusto ko na makita nyo yung pogi kong pagmumuka kasi sayang naman. Okay, so yan. Magandang gabi, umaga, hapon sa inyong lahat. Regardless kung nasaan ka man na ano, na parte ng mundo, welcome dito sa ating live interview with Mr. Transformation Dave Villanueva. So, ayun, before tayo mag-proceed, shout out sa mga nandito na. Okay, so yan, Dieter, Rechi, Lee, Rickson, Kian, Lucille, Jesse, Dexter, Brian, Jazz, Perry, Chase, Wilmar, ayan, Luvin, Kay, yan, Carlo. So, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome dito sa ating interview. So, I'm sure kilala nyo naman ng karamihan sa inyo yung magiging guest natin for tonight. Meron naman na kayong idea. And same pa rin yung rules natin. Ang rule natin is bawal mag-promote, magbanggit ng kahit na anong company kung saan kakabilang. So sa mga first timer, yun po yung rule natin dito. Kasi ang in-establish natin is magkaroon tayo ng common ground. Ibig sabihin, is para to sa lahat, open to sa lahat ng mga network marketers, regardless kung saan company kakabilang, walang promotion ng company. Okay, kahit ako mismo hindi ako magpo-promote ng company ko dito. So neutral ground natin ito para sa lahat ng mga networkers na gustong matutunan na kumita or magka-resulta sa ethical na paraan, kahit saan ka pang kabilang na company, as long as legal yan, suportado natin yan. Okay, as long as legal yan, suportado natin yan. So yun yung purpose kung bakit hindi tayo pwede mag-promote. So sa every Friday, ang Q&A session dapat ito, pero naka-schedule na for interview with Mr. Dave. Kaya 7, naging 7. Pero usually 8 p.m. tayo nagsimula ng Q&A session. Tapos Q&A session siya, pwede kayo magtanong ng anything. Ngayon, hindi muna kasi ako yung magtatanong. Okay, ako yung magtatanong sa kanya. And ang goal nitong interview na ito ay para magkaroon ng, tawag dito, ano ba yung sinabi ko? Naka-post dito yun eh. Yung goal ng interview. Ang goal ng interview is matanggal sa pagkaka-brainwash yung mga network marketers. And ang malupit kasi sa brainwash is madalas hindi natin alam. Okay? Nung ako na-brainwash, hindi ko rin naman alam na brainwash ako. Akala ko tama yung ginagawa ko. So para magkaroon kayo ng perspective, hindi natin goal dito na manira, magbanggit. Hindi tayo magbabanggit ng company. Okay? Hindi tayo magbabanggit ng company, hindi tayo magbabanggit ng kahit na ano, even alam nyo naman kung saan siya nanggaling, pero hindi pa rin natin babanggitin for the sake of, ano, para hindi tayo bias, okay, para neutral lang tayo, kasi nga, walang promotion, okay, walang promotion ng company, ng network marketing company, okay. Yun ang goal natin, para maging open mind kayo at matuto kayo na, ano, na, mag-isip. Kasi yun naman talaga yung pinopromote ko sa inyo in the first place. Yun yung tinuturo ko sa inyo. Hindi ako nandito para magpaka-trainer or magpaka-guru sa inyo. Hindi ako ganun. Nandito ako para buksan yung mga isipan nyo at matuto kayong mag-isip. So, ibig sabihin, every time na meron ako mga sinishare, even sa mga tinuturo ko sa inyo at sa mga sinishare ko sa inyo na mga content, na mga training, pwedeng hindi mo gawin kasi wala naman akong pakialam. At pwedeng hindi ka maniwala sa akin. Okay, pwedeng hindi ka maniwala sa akin. Pwedeng wag mong gawin kung ano yung sinasabi ko, hindi ka maniwala sa akin. It's fine. Kasi hindi ko naman sinasabi na dapat ako yung pakinggan, di ba? Hindi kita hihelmetan, ganun-ganun. Di ba? Ikaw mag-isip, you connect the dots, bibigyan ko lang kayo ng facts and kung ano yung mga na-e-experience sa mga networkers ngayon. Tapos kayo na yung bahala na mag-isip kung ano yung gagawin mo about doon. So, yun ang purpose din ng Ethical Nation. Okay? Isa sa mga purpose ng Ethical Nation. Pero ang pinaka-purpose ng Ethical Nation is mas dumami yung mga ethical networkers na dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, sa ating mga Pinoy, okay? Mga Pinoy, mga Pinay, dumami yung mga ethical networkers. Sa pamamagitan ng tayo mismo, ng pagsisimula sa atin, nagagawa tayo ng mga ethical strategies para makapagpasali or makapagbenta ng products natin. Okay? Hindi mawawala ang mga unethical networkers. Okay? Pero mapapakunti natin sila kapag dumami tayo. Okay, kasi halos karamihan naman sa atin dito mga dating unethical networker din eh. And madalas hindi natin alam na meron palang ethical way. Alam natin na mali yung ginagawa natin, pero meron palang ethical way. So, nung nalaman mo yung ethical way, yung ginagawa mo na ngayon. Okay? So, ano pa ba?
Ayun, by the way, meron akong ginawa na ano, meron akong ginawa na ebook na alam ko na makakatulong sa inyo, which is yung Unlimited Prospect Handbook. Pwede niyo yung i-check mamaya pagkatapos nito. Ayun, may nakikita kayo diyan sa baba. Yung may na-under na sa sulat diyan. Ayun, YouTube, yun, Unlimited Prospect Handbook. So yun, makakatulong sa inyo yun para ano, mali pa yung spelling ng Instagram, pero naiintindihan niyo naman yan. Makakatulong sa inyo yun para makapag-invite ka, especially ngayon kasi in-update ko yung ebook na yun para sa mga para sa quarantine. Okay, shout out sa mga kasama sa mga na-extend ng quarantine, kasama kami doon. Okay, ganyan talaga. 'Di ba? Ganyan talaga, extended na naman tayo. Okay, so shout out sa inyong mga extended. Okay, doon sa mga ano na hindi na, na mga GCQ na, congrats. Malaya na kayo. Okay. So shout out doon sa mga extended na katulad ko. Okay? So 'yun. Shoutout sa mga nandito ulit. Meron ba ditong first time? Sa mga first timer, comment kayo dyan. Para malaman natin. Gusto niyo mga first time sa inyo. Mga first time. Okay, mga first timer dito sa live na ito. Okay, sa live session na ito. So, ayan. Sherwin. Shoutout. Sherwin De Vera Ray. Hindi ko na naman binanggit yung mga apelido niyo. Sorry. Heist. Ayun, Perry De La Cruz, Gedorio ba? Gedorio? Pasensya nyo na kung mali ang pronunciation ko, ha? Jazel Sarmiento. Ayan, si Cathy. Cathy Perez, Ronel Alcantara. Nasabi ko na ba? Si Ray Tabanaw? Donnie. Hindi ko alam kung Abdullah ba yun, Donnie. Sherwin De Vera, Jel... Yun na ba? Ang ginabangit ko na. Okay. Roldan Palingayan. Yan, magandang gabi sa inyo lahat. Welcome. First time. Mga first time. Huwag niyo akong pawirin na ba? Sinasabi niyo first time, hindi naman na kayo first time. JR, Katapang Raymundo, first time. Si Perry De La Cruz, first time. Ayan, sina Louie, Chase, sina Ray. Ayan, si ano, shout out kay Abel. Okay, isa sa mga power payaman. Okay, so yan. Shout out, Benchon, Doroteo, Marky Palacios. Okay, so yan. Magandang gabi sa inyo lahat. Again, welcome dito sa ating live. So magsimula na tayo. So, para dun sa mga ano, hindi pa masyadong nakakakilala dun sa ating i-interview ay hayaan ko na lang siya na mag-introduce ng sarili niya sa inyo. Okay? So, ayan, nandito na kasi siya. Ayan. Okay na. Okay, so yan. Power. Okay, so. Welcome, Mr. David Laneva. Rinig ba ako? Okay ba? Kinig ba? Rinig ko naman. Okay. Ayun. Yung, ayun, ikaw yung medyo hindi ko marinig. Ah, okay, wait lang. Ayan yan. Okay na? Yun! Okay na. So, naririnig na. So, ayun. Welcome dito sa ating interview. And maraming salamat, Mr. Dave, sa pagpayag mo sa pangulit ko na ma-interview kita. Kasi, nung konting-konting ano lang story. Meron kasi nang chismis sa akin about sa'yo. Chismis ka sa akin about sa'yo. So, ewan ko kung nandito siya ngayon. So, chismis kanya sa akin kasi meron daw issue. Kasi ako hindi naman ako nangingialam ng mga ganung bagay. So, ito na lang ulit ako nagkaroon ng mga ganung idea. So, nakita sa, tapos binasa ko yung mga post mo. So, ako, na-intriga ako kasi sabi ko, matagal ko nang sinasabi itong mga bagay na to. Hindi lang ako nagda-drop names. No? Hindi lang ako nagbibigay ng pangalan. 2016 pa, sinasabi ko na siya. So, by the way, para sa inyo mga nandito, no? Banggitin ko na rin kay Mr. Dave na hindi tayo magbanggit ng company. Okay. For the sake na ano, unbiased. Para hindi tayo, ano, para hindi tayo bias. And bawal rin kasi sila na magbanggit or mag-mention ng kahit na anong MLM company. Even ako, bawal. So, para lang nasa neutral ground tayo, lahat tayo dito mga networkers, regardless kung saan company tayo kabilang. So, di na tayo magbabanggit ng ganun. Kasi, ayoko rin naisipin ng iba na kaya natin ito ginagawa is para manira ng ganun. Kasi may nagsabi sa akin na, ano, nung sinabi ko sa kanila na kulitin ka din ng mga ethical nation o ng mga ethical networker para magkatotoo to. Merong mga nagsabi sa akin na ano daw, gagawin ko daw to para manira. Sabi ko, ever since hindi ako nanira kasi ang paninira, meron akong babanggitin. Wala naman ako binabanggit. Ever since 2016 to
up to this date, wala akong binabanggit na kahit na sino or company. So, ang goal lang naman natin dito is yung may share mo yung experience mo, may share mo yung kwento mo, even yung iba sa kanila, medyo ano, may alam na nila kung ano yung naging kwento mo. Pero meron naman ako mga prepared na question na I'm sure makakatulong rin sa mga audience natin tonight. And by the way, Mr. Dave, sa lahat ng itatanong ko sa'yo, no judgment ako doon, ha? Kung ano yung sa tingin mo ay tama para sa'yo, kung ano yung pinaniniwalaan mo, kung ano yung principles mo, tapos doon sa tanong ko, wag mong isipin kung ma-offend ako or whatever, or I hope dito rin sa mga nanonood natin na no judgment. Okay, no judgment sa kung ano man yung isasagot mo dun sa mga magiging tanong ko sa'yo. Kung ano yung pinaniniwalaan mo, kung ano yung totoo para sa'yo, feel free na sabihin mo lang, i-voice out mo lang yun. Okay? Hindi namin huhusgahan. Okay? Okay. And, ano pa ba? Yun. With that being said, mag-start na tayo. Maraming salamat ulit sa bigay mo, pagpapaunlak mo na magkaroon ng interview. So, first question. Dako na tayo sa first question. Okay, so first question natin is ano yung summary ng kwento mo dito sa networking para doon sa mga hindi nakakaalam. Pwede mo bang i-share sa amin yung konting summary na naging kwento mo from wala kang experience sa network marketing papunta sa kung nasaan ka na ngayon. Okay? So, yun. Okay. So, yun, sa mga nanonood, yan, hello sa inyo. Again, I'm Dave Villanueva. And before ako mag-networking, I'm a call center agent, and that's for over 4 years. Siguro this is my first company, so ang background ko before ako mag-networking is call center agent. So somehow it developed me kasi it's all about sales. And when you're into networking, of course, you need to communicate with other people. And nag-start ako sa company, sa networking company ko, na wala talaga. As in, ito yung first time ko mag-network. So, medyo nangangapa lang ako. Pinagsabay ko yung networking while working before. And to tell you honestly, networking, maganda naman talaga siya because, again, networking is all about leverage, the ability to maximize your time with the help of other people. It promotes financial freedom and time freedom. And I see the benefit of networking. And sabi ko, I think it's not bad naman to try. So while working as a call center agent, I was able to see the advantage of having an extra income. So sabi ko, why not? Sabi ko, siguro ito yung opportunity na matagal ko nang hinahanap. Since working naman ako for over 4 years, why not itry ko na mag-try ng other source of income? So nung nakapasok ako sa networking company na yon, isa lang talaga inisip ko eh. Kumbaga, kung paghihirapan mo yung isang bagay, wala namang madaling bagay sa mundo eh. So nung nakapasok ako sa networking, isa lang sinabi ko, I need to learn, I need to train, I need to understand kung ano yung pinasok ko. Kasi sabi nga nila, nagiging mali lang yung isang desisyon kung hindi mo kayang panindigan. So nung pagpasok ko sa networking, inaral ko yung business and eventually nalaman ko na hindi talaga siya madali, pero with the right amount of hard work, you can get the results that you want eh, as much as possible and as soon as possible. And as soon as you can, syempre. So summary ng kwento ko, I started as a call center agent, part-time lang, and after a month, nakapag-resign ako, so... that's my decision na sabi ko, kung kaya ko nang kitain yung kinikita ko sa trabaho dito sa networking, having my own schedule, why not? So, yun, nung nakapasok ako sa networking, I made sure lang na gawin ko yung best ko. And after how many months, I become a millionaire's club. I think it's around 8 months. So, I become one of the fastest millionaire's club. And yun, any question ba regarding that? Or... Okay. So yun, binigyan lang natin sila ng idea kung saan ka nanggaling. Kasi para baka sakali meron nanonood dito na hindi pa pumapasok sa network marketing or walang idea sa network marketing. Okay. So para at least may idea sila kung sino ka at kilala ka nila. Okay? So yun,
With that being said, I hope na naintindihan niyo yung shinier na konting shinier ni Mr. Dave sa regarding sa ano niya, sa summary ng story niya. Okay, so proceed tayo do sa next question. By the way, meron ako inanda dito is 10 question lang naman. Okay. 10 question lang naman. Okay. So yan, madali lang to, madali lang. Okay. So yan. Next question. Ito medyo ewan ko, medyo intriguing na siya. Pero ano to, regards sa naging experience mo. So question number 2, ano yung naging reaction ng mga naging downlines maybe before nung mabalitaan nila kung ano yung nangyari sa'yo at doon sa dati mong company? Actually, it's a mixed reaction eh. Merong mga negative, merong positive, and di mo maiiwasan kasi pag nasa isang company ka, of course, mas magiging biased ka sa company mo because that is the company who's feeding you, nagbibigay ng income mo. So, magiging hati yung reaction mo. While other members na merong financial interest, ibig sabihin nito, may mga active members tayo na tuloy-tuloy naman kumikita. Hindi naman natin sila masisisi kung maapektuhan talaga sila, makapagbitaw sila ng masasamang salita against me. And I totally understand that because when I tried to picture myself in that situation, bago pa ako pumasok sa isang programa, kundi isinawalat ko lahat ng kailangan kong sabihin, inisip ko na sa sarili ko yung mga posible mangyari. Merong mga bashers, merong mga taong magsasalita against me, and I'm really ready for that. And iniisip ko kasi ang magiging normal reaction ng tao is they will hate you. They will hate you because they don't understand bakit mo yung nagawa eh. But as time goes by, when you tell everyone every part of the story, then that when it becomes clear sa kanila. So nung una, normal lang sa kanila na ma-negative, bakit ganito sinasabi ni Dave after siya tulungan ng company, tapos ganito gagawin niya. Pero ako kasi, nagawa ko yung isang bagay because that's how they lead me towards. Because kung nasolve siguro yung problema, sa loob pa lang ha, hindi na kailangang lumabas pa, hindi na magiging ganun yung impact or yung result na nangyari. So I always tell to my members, they made me who I am right now because I can be better eh, but they choose to do this situation worse or even worse, di ba? I believe sa lahat ng problema merong solution, pero siguro ang naging kakulungan kasi is hindi nila nilook forward yung solution. Instead, pinokus nila yung problema instead of palitin, lalong lumaki. So yun yung nangyari. Parang sabi ko, bakit they're not trying to fix the problem? So, I think I really need help. And naging hati yung reaction. Merong positive, merong negative. Pero ngayon, yung mga dating negative, naging positive na. And then yung mga positive na sinuporta ako along the way. Kasi ako as a customer service representative before or call center agent, I always knew how to put myself on someone else's shoe. Kung ano nararamdaman ng taong to. So I always advise them, kung ikaw ang nasa position ko, ano kayang gagawin mo? Anong mararamdaman mo? So they always say na, siguro kasi yun na talaga ang only choice na magagawa mo, kaya mo nagawa yan. So there are members na they still believe in me and they really want to do future businesses and other agenda. So I'm really thankful kasi at the end of the day naman eh, parang ang gusto ko naman is maintindihan nila kung anong nangyari, kung bakit ko nagawa yung isang bagay. So, meron pa rin mga negatives, pero I focus more on the positive. So, yun. Trying to move on. Yan. Okay. So, yun. Maraming salamat sa sagot. By the way, no, sa audience natin na nanonood dito, ulitin ko lang para sa mga bagong dating na this interview is not about malaman or sabihin or kung sino yung tama o mali sa nangyari na situation before. Ang focus natin is matuto na mag-isip tayong mga network marketers. Okay, so dadating din tayo doon sa tanong na yun. Matuto tayong mag-isip ng mga network marketers. By the way, kami ni Mr. Dave ay same ng company na pinanggalingan. So yan, alam nyo na.
kasi hindi ako nagbabanggit ng company ko. Kahit anong company, hindi ko sinasabi saan ako nanggaling. Basta sinasabi ko lang, nanggaling ako sa iba't ibang companies. So yun, nanggaling kami doon. And para doon sa mga nanonood dito na sinasabi na yung company daw ay scam dahil doon sa naging sitwasyon, ganyan. Hindi po, no? Hindi. Legit po yun, yung company. Kasi kung hindi sila legit, hindi sila magtatagal for ilang years, Mr. Dave? 10 or 11? Ilang years na mga ba sila? Medyo humina yata ang internet. Ako ba yung humina ang internet? 10? Tama ka, no? So, let's say yun, 10. Hindi sila tatagal ng gano'n na katagal kung illegal yung ginagawa nila. So it's not about, hindi naman porket kasi ano, ayoko lang magkaroon ng bias na opinion about doon, kasi halimbawa hindi naman porket may nangyaring hindi maganda is lahat na ng tao doon is masama, lahat na ng tao doon is yung buong company na is perfect yung ginagawa or illegal na siya, hindi naman ganoon siya binabase. So para sa akin itong naging experience ni Mr. Div is ano lang siya, parang wake up call sa ating mga network marketers na malaman natin kung ano yung tama at mali. Okay, yun ang pinaka-importante doon. Okay? So with that being said, question number 3, proceed na tayo sa ikatlong tanong. So ito more on ano naman, itong mga question na ito more on para sa buong industry na siya, sa buong network marketing industry. So question number 3, sa tingin mo, pwede ba talaga or posible ba talaga na maging successful ang isang network marketer na walang experience sa pamamagitan ng ethical strategies? So ibig sabihin, walang pinagsisinungalingan, walang binatbaliw, walang mga half story hype, yung mga kalokohan na ginagawa ng mga typical na network marketers, pwede ba talaga para sa iyo? Ano sa tingin mo? Yes, pwedeng-pwede talagang maging successful when it comes to networking ang isang network, especially if you know what your purpose is. They only that it's all about money. Networking is all about helping other people become successful. Isang tao nagtanong sa akin before, tinanong nila ako, for you, what is the definition of success? Become successful as well. Because when you become unselfish or hindi ka naging selfish, hindi lang sarili mo yung iniisip mo, I think yun to other people. Inaswas yung pag networker to inspire, to motivate, to help people who say mas mine nag-start dito sa business na walang kaalam-alam. So I'm into something na I wanna be like a teacher or like a mentor. Actually, not just a teacher. Kasi a teacher is someone who teach, while mentor is someone who give advice, who leads you from the start until the end of your journey. Pero yun nga, sa lagi, dito sa network, it's never ending eh. It's all about achieving goals. And for me, pwede kang maging successful na isang network sa pamamagitan niya ng ethical strategies. Like, ako kasi I believe na pag nag-handle ako ng tao, hindi ako naniniwala sa hard pressure. Or I mean, naniniwala ako sa pressure, pero not too much. It's all about pressuring yourself eh. Kasi nung nag-start ako sa team, hindi ko naman nilay yung magiging result ko from my or mentor, because I consider them as a bonus. Magaling din, no? Pero it should come with the willingness and yung pressure manggaling yan sa'yo eh. Kasi kung manggagaling yan sa ibang tao, pag wala nang nagpe-pressure sa'yo, wala nang tumutulong sa'yo, that becomes your dead end. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo next. So, for me, you need to have strategy, ethical strategy, not to harm people, advantage of other people. It's all about doing networking
the best way or the ethical way as possible. So for me, pwedeng maging successful ang isang networker basta alam niya na ginagawa niya yung isang bagay ng tama. Tama ba? Oo, tama. Siyempre. Tama. Ayun. Tama nga naman. Okay. So yun, maraming salamat sa magandang sagot dito sa ano na to. So para at least may idea rin sila sa point of view, kasi coming from yun, meron ka na talagang na-achieve na success pagdating sa network marketing. And ito yung isa sa mga challenge ng mga network marketers. Kasi majority sa kanila, hindi nila alam na nag-i-exist yung ethical strategy. Sakala nila, yung kung ano yung nakaugali ang way, kung ano yung makalumang way, yun lang talaga. Kasi ganun rin naman ako before. So at least nagkaroon sila ng idea, especially na nanggaling mismo sa iyo yun, na may na-achieve ka na degree ng success. Okay, so next question. Ano yung masasabi mo or yung point of view mo pagdating dun sa yes upline, no, yes ups rule? Ano yung point of view mo pagdating dyan? Medyo choppy yung connection. I'm waiting for the flash. Ano yung point of view ko? Medyo choppy yung connection. Okay. So ulitin ko yung question. Okay na ba? Narinig na. Okay, naririnig mo na ba ako, Mr. Dave? I think. Okay. So, nag-check ako ng internet ko. Nag-check ako ba yung nabagal ba internet ko? Okay, so yun, question number four. Ulitin ko yung question number four natin is, ano yung masasabi mo or point of view mo pagdating dun sa yes apps or yes upline rule? Wala akong marinig eh. Hello? Okay. Ayun, hello. Okay na ulit. Medyo nag-chat. Okay. Okay na. Okay na ba ulit? Ano masasabi apps or yes upline rule? Well, for me, naniniwala ako sa sinasabing yes upline rule because may sinasabi nga yung mga matatanda na papunta ka pa lang, pabal na ako. So, sa mga nag-uumpisa pa lang, they need to filter things eh. I mean, ako on an upline, hello, I always think kung ano yung ikakabuti ng mga members ko. And as a member itself and as an upline member, so I'm balanced between the two kasi. So, I see as the member kung ako yung upline and I see myself as the member kung may upline ako. So, yes, apps attitude is actually something na makakatulong lalo na sa mga nag-uumpisa. Kasi nga, it's going to be a shortcut eh. Napagdaanan na yun ng mga upline mo, sinasabi na lang sa'yo para mas mapabilis ka, para mas matulungan ka. Pero at the end of the day, of course, you know what is the right thing to do and what is the wrong thing to do. So for me, just have that mindset na makinig ka sa taong successful kung gusto mong maging successful. And you need to listen because you need to act. Kasi yung lang pero ibang nakinig umiyak. Yes, rule ko nakatulong talaga siya sa akin na nag-uumpisa pa lang ako. Siguro kung wala nag-gay sa akin, medyo bali-bali ko yung magiging decision ko and mas matatagalan siguro ko. So yes upline rule is really important to understand the situation of your member. So ako, ayoko ng masyadong mahigpit and I wanna do it the right way as much as possible. So anong masasabi mo sa yes up attitude? Yun, it really helps sa mga wala pang experience sa networking.
Yan. Hindi masama makinig sa mga tao, matutulungan ka. Okay, so yun. Maraming salamat. Sagot and tama, may point talaga yung sinabi. Pero follow-up question ko dito sa number 4 na to. So, yes, upline pa rin. May kinalaman pa rin siya. So, follow-up question ko is, naniniwala ka ba na ang dapat lang pakinggan ng mga downlines or mga members ay yung mga uplines na mayaman kahit na unethical yung pamamaraan nila nakuha yung yaman nila or yung success nila? Dapat pa rin ba silang makinig at sumunod? Masisira na naman connection, nawawala-wala. Dapat ba wait na lang natin mag-flash sa screen yung question. Ayun, hello, naririnig ba ako? Nakikinig ba ako? Putol-putol siya, naririnig na, pero parang ano siya, naririnig mo ba ako? Okay, pero nakikita mo naman sa screen yung ano, yung nagpa-flash yung question. Kita naman. The question is, ang nakalagay is, ano ang masasabi mo, yes up or yes upline rule? Oh, so, hindi pa siya nagpa-flash. Yung fifth question. Okay, so yun. Try na lang ulit natin. Follow-up question dun sa number 4. Naniniwala ka ba na ang dapat lang pakinggan ng mga downlines or mga members ay yung mga uplines na mayaman kahit na sa unethical na pamamaraan nila nakuha yung yaman nila or yung success nila? Putol-putol talaga. Yung narinig ko is, naniniwala ka ba na dapat yung mga members makinig? Tapos choppy na talaga yung ano, connection talaga. Hindi ko alam kung ang problem is on my end. I think yes, kasi mababa. Ayan, okay na. So, I think medyo mas mabilis. Naniniwala ka na ba ang mga dapat? Naniniwala. Ay, hindi. Siyempre. Sorry, ah. Sorry, ayan. Nag-flash na yung ano, question sa screen. So, hindi ako naniwala na dapat lang pakinggan ng mga downlines is yung mga uplines na mayaman. And for me kasi, hindi ko kasi kino-consider yung sarili ko na higher or lower. I consider myself laging nasa gitna. So, even though yung mga taong nakakausap, mga taong wala pang resulta, nakikinig ako sa kanila. Even also sa mga taong may resulta, because I get inspiration from people who have results. Pero I have motivation. Yung motivation is nakukuha ko sa mga taong wala pang resulta. So ako, hindi ako niniwala kasi sa mga uplines na alam mong kumita ng malaki pero hindi naman nila deserve yung ano, resulta na meron sila. Naniniwala ako sa mga tao na araw-araw nagpuyat at nagpakahirap ng tao, naghanap ng check. Yun yung masasabi, masarap na success, yung pinaghirap mo at talagang yung hugot ng yun mas nagmamatter kesa sa mga uplines na umaman because of an ethical way of doing the business. So ako mas na nai-inspire ako sa mga tao na mahirap yung pinagdaanan, puno ng sacrifice, kesa sa, alam mong ano, magaling lang mamawer. Alam yan ng mga business partners ko. Alam yan ng mga members ko from time to time. On discussing sino yung mga uplines in the business or in the company na malakas lang mamawer pero hindi kayang makapag-motivate, makapag-inspire. So, ayun yung mga taong lagi kong pinapalapit
pinapalapit ko yung mga tao ko sa mga taong yon. Yung mga taong magaling mag-share ng business sa tamang paraan, hindi yung puro power lang. Ayun. Diba? Okay. Yun. Ganun naman talaga. Yes. Tama. Kasi, kaya ko rin ito naitanong dahil sa yung iba kasi, even ako, na-experience ko to before na naalala ko, ginagamit to sa akin palagi ng upline ko eh. Yung mga time na ano, yung mga time na sinasabi ko na gusto kong malaman, meron bang ethical na paraan? Yun yung mga time na nagre-research ako, sabi ko meron bang way para ano, para kumita ako sa business na hindi ako naluloko ng tao, hindi ako nagsisinungaling or nag-mislead. Pero ang palagi sa akin sinasabi ng upline ko is yung yes apps. Yes apps ka lang daw dapat, yes upline rule lang, makinig ka lang sa upline mo kasi sila yung successful. So, naging in a way, naging toxic na kasi siya na culture dito sa network marketing dahil sa even though hindi na fini-filter, tama yung sinasabi mo kanina about sa dapat yung pag nakikinig ka sa upline, if you filter mo kasi merong pag alam mo na mali, alam mo na masama, huwag mong gagawin or huwag mo susundin. So, nagiging toxic na siya na culture dito sa network marketing kasi dito sa atin, hindi ko alam sa ibang bansa. Actually, hindi ko naman, wala akong idea sa ibang bansa na pag ikaw ay hindi ka top one or hindi ka kumikita ng limpak-limpak, hindi ka kumikita na sobrang laki, is hindi ka dapat pakinggan. So, kaya maganda, natuwa ako dun sa sinabi mo na even though yung may mga members ka or may mga tao kilala na wala pang result, pero kita mo yung sipag nila o yung paghataw nila is nakikinig ka pa rin sa kanila at yung pinakikinggan mo yung voice, yung opinions nila. And yun yung maganda kasi lumaki tayo sa culture na kailangan kung sino lang yung mayaman, regardless kung masama o mabuti ginagawa nila, basta mayaman sila, ay sila lang ang pakinggan at dapat sundin. Now, yung iba naman, nami-misinterpret nila yung ibig kong sabihin sa ganitong bagay. Wala akong sinabi na, porque sa lahat ng trainings ko, wala akong sinabi na pag alam mo na yung upline mo is unethical, bastusin mo na or wag mo nang irespeto. Wala kayong makikitang ganun. Kung meron, pakita nyo sa akin para makita ko. Kung meron akong sinabing ganun na pag yung upline mo is unethical or pangit ang ginagawa, bastusin mo na siya or wag mo na siyang irespeto. Irespeto pa rin naman sila. Wala naman, hindi naman porket masama yung ginagawa nila is hindi na natin sila irespeto kasi malaking factor pa rin na bilang uplines, yung mga uplines natin na kung hindi dahil sa kanila, wala rin malamang tayo sa network marketing na to eh, sa company natin. Kung hindi dahil sa kanila, in-invite nila sa mga download, kung sino man na nag-invite sa atin, kung hindi dahil sa mga nasa taas, hindi rin naman tayo mapupunta sa industry na to. So malaking bagay pa rin yung part na yun. So wala naman ako sinasabi na pagka alam mong masama yung ginagawa ng upline mo, is bastusin mo na. Ang sinasabi ko, pag alam mong masama, wag mong gawin or wag mong sundin. Kasi marunong ka naman mag-isip. Kung alam naman natin kung ano yung tama at mali, hindi naman tayo, hindi naman natin kailangan na nakagraduate pa tayo para malaman kung ano yung tama at mali na gagawin natin sa kapwa. So yun, para at least maging malinaw yun sa iba na ganun. Okay, so i-filter mo, yes, upline, pero i-filter mo kung ano yung tama, sundin mo kung alam mo kung ano yung alam mo na mali, huwag mo susundin. Okay? So, yun. Next question na tayo, Mr. Dave, diyan ka ba? Okay ba? Naririnig mo ko? Medyo nakikinig ba ako? Connection talaga. Nakikinig mo. Nagkakaroon tayo ng problem with the connection. Yes, sige lang, laban lang tayo. Laban lang tayo, kaya natin to. Makikisama rin ang internet sa atin. Sige lang. Okay, so yun, next question na tayo. Number 5. Base sa experience mo, bine-brainwash ba talaga yung mga bagong networkers? O nag-i-exist ba talaga yung brainwashing sa network marketing? Meron ba talagang ganito? Wait lang. Ayun na naman. Putol na naman siya. Based on my experience pa, parang may narinig ako. Ayun. Hintay-hintay lang natin mag-flash sa screen. Sa screen ni
ni Mr. Dave. Okay. So yun, okay na ba? Ayan, wala na. Hintayin-tayin lang natin. Hintayin-tayin lang natin. Kaya natin to. Laban lang. Kaya na. Laban lang. Based sa experience mo, binebrainwash ba talaga ang mga bagong networkers? Well, hindi naman binebrainwash kasi depende sa taong makakausap mo. For me kasi, kung ang taong kakausap sa akin is tuturuan naman ako maging successful, sabihin man ng ibang tao na binebrainwash ako, okay na sabihin na binebrainwash ako ng tao. At least, binebrainwash ako para maging successful. Rather than binebrainwash ako things differently na hindi naman siya makakatulong sa akin. And syempre, may sarili naman tayong brain. Huwag lang tayo magpapabrainwash. So I don't believe naman na binebrainwash yung mga bagong members. It's just that we are trying to break something what's their mind. Kasi minsan, kadalasan sa mga nai-invite natin is almost mga negative eh. Kasi they have heard something not good about networking. Pero if you're able to explain their concern, malinawan sila kung ano yung nagbabother sa kaisip nila, kung ano maitanim na mali sa isip nila. And that's our role as a mentor, di ba? To explain and to clear all the negativities in their mind and turn those negatives into positive. So it's not all about clearing their mind among negative things that might hinder them to become successful in this kind of thing. Hindi ako naniniwala sa brainwash, but for me, it's more about filtering negativities into someone's mind. For me, yun yun. Wow, English. Dumudugo na yung ilong nila eh. tinatantya ko din kung kaya pa ba ng ilong ko. Pero kaya pa naman, laban lang tayo. Okay. So yun, maraming salamat sa sagot mo. Once again, di ba, remind ko kayo, no, about this interview with Mr. Dave. Walang judgment. Kung ano man yung pinaniniwalaan ni Sir Dave is yun. Yun yung para sa kanya. Yun yung sa kanya. That is his belief. Wala tayong judgment dun, okay? So yun, brainwash. Okay, so yun yung sagot ni Sir Dave. Next question na tayo. Next question. Number 6. Ano yung ibig sabihin para sa'yo ng isang tamang upline? O paano mo masasabi na ang isang upline ay tamang upline para sa'yo? Pares lang yung sinabi ko, pero yun yung question natin. Okay, so for me, the right upline is someone who will monitor your progress. So it's like a coach or a mentor or like someone who teaches to the right to be. So, me kasi, for me, hindi kasi siya ginagamit ni namin eh. Hindi allowed na tawagin ka coach because call every ups, walang maba, walang mataas. So, hindi ko alam eh, pero for me kasi, pag tinawag kang upline, that should be earned eh. Yun yung paniniwala na hindi na-apply in company as general. So, di ba, familiar naman tayo, di ba, sa business. Minsan, ang tawag is
apps. Pero ako, I consider na tama yung upline pag siyang coach sa akin. Let's say, for example, sa basketball or any type of game, kung someone who teach you to play very well. So parang sa network naman, if you call it as an upline or mentor, the right upline is the one who teaches you the right way and monitors your progress, who gives you a never-ending possible goals in your short-term or that time keeps on pulling to do the right thing without financial interest. Kasi yung iba is makikita mo kung tama yung upline kung meron at walang perang involved yung ginagawa eh. So, ako kasi, it's not all money talaga eh. Or without benefit or advantage on your part. So, for me, masasabi kong tamang upline ang isang tao kung winning or strong side ka man niya, pantay pa rin yung tulong na binibigay niya sa'yo. So, yun. Walang perang involved. Servisong totoo lang. It's all about service eh. Okay. Yes. Tama. So, yun. Marami na rin ako narinig about sa tamang upline or leadership. Service talaga. Hindi naman kasi siya talaga position. So, tama. I agree dun sa sinabi mo, Mr. Dave. Okay. So, next question. Number 7. Napit na tayo. No? Top 3 tips kung ano-ano, actually hindi siya question. Top 3 tips kung ano-ano ang dapat gawin ng isang networker kapag kumikita na siya. So ano yung top 3 na maibibigay mo na tips sa kanila pag kumikita na? Okay. So top 3 na tips pag kumikita na ang isang tao. Ako, no worded, always, pag sa tingin ko, medyo lumalaki na yung ulo ko, medyo nag-iiba na yung ugali ko, tinatanggal ko lahat ng mga meron ako, nagko-commute ulit ako ng mga kain na kinakain. Binabalik ko yung sarili ko sa hirap ng sitwasyon na pinagdaanan ko to always remind me na ang isang bagay, hindi yan permanente, pero kahit sa'yo na lahat ng success na hinahanap mo sa buhay, dapat marunong ka pa rin bumalik kung saan nang galing. Sabi nga nila, ang hindi makakapunta sa paroroonan yung hindi marunong lumingon sa pinanggalingan. So, number one advice is know where you started and number two is never settle for less because I always believe na hindi lang yan yung resulta na meron ka. Mas malaking goal, of course, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa mga tao under your structure. And huwag ka magpaka-complacent. So number one is know where you started. Number two is, again, set another goal. And number three is keep on building. Kasi sa pag-network, hindi naman yan leverage eh. Ang totoong network is going to be a never-ending process. Ang step one kasi ng pag-network is all about training yourself, basic inviting, pagpaparami ng members. Number two is all about building your leaders, pagpaparami ng leaders under your structure. And number three is going to be or that stage is going to be the... So, lahat tayo, syempre, gusto ng leverage. Pero, ako, kahit sabihin mong kumikita na ako ng malaki, ginagawa ko pa rin kung ano yung ginagawa nung mga bago. Pinta ko pa rin sa kanila how we execute things. Kasi naniniwala ako na kung hindi mo ginagawa yung isang bagay, huwag mong ipagawa sa ibang tao. Kung ano yung ginagawa mo,
yun yung gagawin ng ibang tao. So kahit kumikita ka na, always do the basic pa rin. Huwag ka makakalimot na gawin pa rin yung bagay na pinapagawa mo sa iba. Kaya ako, pag sinabi kong mag-DR, maghanap ng mga invite yung mga members ko, I make sure na ako rin may sariling invite, may sarili rin akong DR, sarili kong product. Bonus, ang plus na beverage ako. Pero nung pinasok ang nabi ko sarili ko, it's going to never end goal setting. And hindi kasi ko papakampante. Kasi yun, naging kampante ka na lang anong meron ka hanggang dyan lang. Pero again, wala namang masa na maging satisfied ka kung ano nang meron ka. Pero yun, you can always have bigger blessings pag nagtuloy-tuloy ka. So yun, tuloy mo lang kung ano yung naumpisahan mo. Okay, so yun, tama. Actually, yan yung isa sa mga malalaking life lesson sa akin. Yung complacency. Yung pagka nakampante ka, dyan na yung start ng magpagsak ng assault. So, tama about dun. Kasi, kaya ko rin to na itanong, hindi to madalas na ituturo sa network marketing, especially yung financial management. Actually, parang may nakita akong post mo nun eh, about sa financial management, na shinare mo yung mga natutunan mo about handling your finances. Diba? Kasi nung ako sa case ko, hindi to naituro sa akin. Late na naituro sa akin 2017 na. Nasa ibang company na ako, iba na yung mentor ko. Tsaka ako naturoan ng about sa finances. Akala ko, pag kumikita ka ng malaki, bili ka lang ng bili ng kung ano-ano. Diba? Kung ano yung gusto mo. Kasi ano daw, reward mo sa sarili mo yung mga ganung bagay. Hanggang sa nagkaroon ng crisis, walang mabunot kasi walang savings. So, yun. Iyon sa mga reason din ko bakit ko siya naitanong. And tama, actually, yung mga sinabi ni Sir Dave about sa pag ikaw kumikita ka na. Actually, may natutunan ako doon, yung number one. Lumingon ka sa pinanggalingan mo. So, yung example na binigay mo about doon sa nagko-commute ka ulit, tapos kumakain ka ulit ng mga dati mong kinakain nung di pa kumikita. Ang maganda, gagawin ko nga yun. Okay, may matis, may natutunan, may apply ako. May apply ako doon. Okay, so yun, next question na tayo. Ano yung top 3 lessons na natutunan mo sa network marketing? Sir Carl, nagpuputol talaga. Hindi, sige lang, Sir Carl. Parang gusto ko lang ipasok yung financial management. Again, to those people who are earning good earning good right now, yan. Build your wealth as soon as possible, as much as possible. Focus on saving rin kasi it's not how much you earn, but it's also how much you save. So, yun. Go, Sir Carl, with the next question. Okay, so yun. Next question tayo. Number 8, ano yung top 3 lesson na natutunan mo mula sa naging experience mo sa network marketing as a whole? Ano yung top 3 lessons na may po-provide mo sa mga baguhan, sa mga nasa kalagitnaan na ng journey nila, and even dun sa mga may result na? Ano yung top 3 lesson na mai-share mo sa amin mula sa experience mo? Grabe naman, yung question, ano yung top 3 lessons na natutunan mo mula sa naging experience mo sa networking? One is, of course, never ever settle, I mean, wag na wag mong babaliwalain yung mga tao na nagmamatter sa'yo, especially your family. Kasi nung nag-network kasi ako, focus lang sa isang bagay, it's all about network. Yun yung isang bagay or isang bagay na tinuturo sa company na yon na na-realize ko na mali pala na pag mayaman ka na, you can have more time with your family. Tablahin mo muna yung mga special location, yung mga weekends, yung pagsisimba. Huwag mo muna bigyan ng masyado maraming oras, yes, you can do it. Pagsak na. Pero yun nga, I think it's all about time management.
Number one is, of course, yun, sa experience ko sa networking, you can multitask. So, mas okay pa rin yung life-work balance. I mean, life-business. So, we not consider naman this as a work. Eh. We consider this a business. So, life-business balance na. Balance pa rin yung buhay at saka yung negosyo mo. So, ayun. And that's the number one is the time, of course. Number two is how you deal with problem. Kasi naman, experience-wise pa sa center company pa lang, call center agent, agad yung lesson natin ko na you need the problem as soon as problema. Pag hindi agad na solusyonan, magsasangas pa yan. So, make sure that you are a problem solver. Because as a networker, you are being paid hindi lang naman para mag-manage na isang grupo, magpalaki ng grupo, magparami ng members. You are getting paid because you are a problem solver. You solve the problem of the group, you solve the problem of the members, you become a coach, you become a mentor, an upline, or whatever you can call it. So, for me, number two is again, yun. Be a problem solver. And the number three lesson na meron ako is, again, yun, ang dami kong gusto sabihin, pero, ano, expect things na, yun, expect things na hindi lahat ng bahay magiging madali. Kasi for me, ano eh, medyo naging sobrang positive talaga ako na inisip ko na it's all about good results, positive, ewan, basta ganun yun. Pero number three, third lesson na meron ako is it is you a lesson. I always believe that everything happens for a reason, whether negative or positive yung nangyari. I know na imo-mold ka niya to become stronger. So, number three lesson na ibibigay ko is yun nga, everything happens for a reason. Let's say, for example, hindi ka nakapag wala kang pay-in this week. Yun, may lesson yun. Maybe kaya ka na-injan, may lesson yun. So, it's all about optimism pa din. And then, yun, tulad ng sinabi ko, everything happens for a reason, but that ends, life must go on and to keep moving. Ayun. Three lessons na meron na. First is time management. Second, all about problem solving. And number three is, ano ulit yun? Everything happens for number 3 is let's get. Ako. Dami ko sinasabi kasi. Number 3 is everything happens. Number 3 ko is everything happens for us. Go, sir. Okay. Ayun. Medyo choppy ba yung naman tayo yan? Pero kaya natin to. Lapit okay. Na. laban lang. Okay. Yun. Okay. Maraming salamat dun sa lesson na yun. No? Very powerful siya. Especially yung ano, be a problem solver. Talagang tumatak yun sa isip ko kasi, di ba usually tayo, nung mga nagsisimula, palagi natin tinitingnan kung ano yung kayang itulong ng ibang tao sa atin. Palagi tayong nakahingi, nakasahod, ano yung kayang itulong sa atin, pero never natin naisip na ano kaya yung pwede natin itulong sa iba. Diba? So napakaganda nung lesson na yun na be a problem solver. Okay? So yun, next question naman. Top 3 na maia-advise. So mali na yung spelling nito. Top 3 na maia-advise mo sa mga gustong pumasok sa networking. So hindi pa member. Ano yung masasabi mo na at least top 3 na advice sa mga hindi pa pumapasok or nagbabalak pa lang sumali? Ano yung advice mo sa kanila?
Shopee talaga. Ano yung top 3 na ma-advise mo sa mga gustong pumasok sa networking? Again, number one is you need to condition yourself. Again, lagi ko kong sinasabi na yung papasukin mo, maraming tao na nag-try na hindi naging successful and marami ring tao na nag-try na naging successful. So you need to choose your battle. Ano ka dun sa dalawang yon? Ikaw ba yung taong nag-try lang pero hindi mo itutuloy, taong maloy hanggang naging successful? So you need to condition yourself. You need to know na kahit anong mangyari, again, everything happens for a reason and you are being improved from time to time. Sabi ko nga, ako, ang dami kong natutunan eh. Nung nag-network talaga, sabi ko, is ang mga kinakausap ko, mga nakakausap ko, mga successful na tao, tapos yung iba, pin mo nga, sales, it teaches yun, Bishop. Number two, yun, you need to set short-term goals. So, advice ko lang, syempre, passing business, don't focus on your long-term goal kasi most of the people get disappointed because believe pagpasok nila, nakafocus agad sila sa long-term goal na kakaroon sila ng freedom, pero about content, soon enough you will have to you have short term and long term goal, and don't focus long term but instead the term goal, make it quarterly. I always focus nung nag-start ako sa network is my daily goal. Kung ilan yung taong nakausap ko, ilan yung mapapapain ko, ilan yung mga taong matutulungan ko. So, focus ka sa short-term goal mo. And I mean, mag-check ka ng goal ng ibang tao and i-compare mo. Don't be shy to compare goals from other people to your own goal. Kasi that's how I improve my own goal by acknowledging someone else's goal na hindi pala yung akala ko malaki ng goal for me sa ibang tao pala maliit, or yung ibang maliit na goal sa ibang tao malaki na pala for me. So I always keep it a balance. So, I focus on the short-term goal, my activity from day to day hanggang weekly, monthly. So that's my second advice, to know what's your short-term and long-term goal sa mga nag-i-start and sa mga gustong pumasok sa networking. Dito na po mapasok yung 3C, of course, yung commitment, communication, and cooperation. How I do it eh. Sa mga gustong mag-umpisa of, and your business, everyone's commitment about what it takes, no matter what. So you need to, first advice na meron ako is you need to condition yourself. Second is you need to know what's your long-term and short-term goals. And third is you need to know commitment, communication, and cooperation. Ayan. So that's the 3C. Okay, so yun. Maraming salamat. Para dun sa mga kusakali meron na nanonood dito na hindi pa pumapasok sa network marketing, very important yung mga bagay na nabanggit ni Sir Dave about sa pagpasok. Okay? So, pagpasok. So, yun. I hope na marami kayo natututunan so far.
So, before tayo mag-proceed dun sa last na question, shout out tayo sa mga nandito. Hindi ko pa na shout out. Ayun, sina Agnes Guiriva. Shout out sa inyo, Zenmar Antonio, Muriel Repil. Jenna Curativo from Hong Kong, watching from Hong Kong. Ayan, sina Lauren Stevens, Joko Celis, and Janet Prado. So, shout out sa inyo mga nandito. Okay, so, ayun, marami kayo natututunan so far. So, last question. Okay, ito, last question na for Sir Dave. Okay, so, last question. May plano pa bang bumalik si Dave Villanueva sa networking? So, yun yung last na question ko para sa iyo. Meron pa bang plano na bumalik si Dave Villanueva sa networking? Ang tanong, grabe to si Dave Villanueva sa networking. Past few days, basta araw-araw iniisip ko, that's actually the question na nasa iko, babalik pa ba ako sa networking or hindi? Well, I was able to see the beauty of it and I was able to see the bad side of it. Between the beauty and the bad side, I still see the beauty of it. So, kung tatanungin mo ko na may plano ba akong bumalik sa networking, I'm closing my door, keep it open. Kasi kumbaga, it's one of the opportunity nakita mo na pag ginawa mo, nagput ka ng hard work, seneryoso mo, magkakaroon ka ng desired result, why should I close it, diba? So, lagi ko lang sinasabi na may plan ako bumalik sa networking, but I'm going to, yun nga, sabi mo, ethical, yung alam kong company na maganda, may respeto sa mga members. Kasi I always believe that sa network, it's all about building relationship towards one another. Not only about business partner relationship, but you treat them as a family. Alam mo naman, pag party ka ng pamilya, hindi mo kagawa ng isang masama sa isang tao, di ba? Lalo na pamilya mo. So yes, may plano na. Bumalik sa networking company long as or nakikita ako na maging sa isang and may maganda silang intention to partner and I don't see anything wrong going back naman into networking, but again I have so many plans right now, but I'm going to choose which one would be the best decision. Kasi yun nga, pag nakafocus ka lang kasi sa isang bagay, nakikita mo kung ano kanda yung focus mo lang nasa bagay na yun. Pero, when you open your, yun nga, pag pumikit ka, madilim. Pero when you open your eyes, you see a lot of things. Right now, I have my eyes open there. So I'm looking to a lot of things. And darating yung time, yun nga, magpo-focus ako sa isang bagay. So I'm not closing doors, of course. And I believe networking is still one of the best way to leverage in life. Okay, ayun. Maraming salamat, Sir Dave, do sa naging sagot mo. So, totoo talaga yung kasabihan, no, na once a networker, always a networker. So, hindi ko alam kung naniniwala sa kasabihan na yun, pero ako naniniwala yun based on personal experience kasi may mga times na rin na kinonsider ko na tumigil. Pero, ayoko talaga eh. Kumbaga parang ang dami na ng oras, taon na yung binuhos sa industriya na to, tapos magsisimula ulit ako sa ibang bagay. So, ayun. At saka, yung industry lang kasi talaga natin, yung bukod tangi na industry na kapag ka tinulungan mo yung mga tao sa ilalim mo na makaangat, aangat ka din. Diba? And at same time, sa lahat ng traditional na businesses, ito yung lowest risk network marketing. Okay, kaya napakalaki ng paniniwala ko sa network marketing. Hindi lang dahil part ako nito,
kundi dahil dun sa logic side din. Kasi kung sa state or sa level naman namin ni Sir Dave, o sa level ni Sir Dave, sa level ko, pwede naman kaming mamili ng iba. Kasi meron naman nasa kaming sapat na skills, meron na kaming sapat na experience, pero nasa network marketing talaga yung puso eh. Yung puso namin, gaano man kapangit or kaganda ang tingin ng mga tao dito. Okay? So, maraming salamat po sa ano mo. Ito, magkakaroon tayo ng tinatawag na, bago tayo matapos, magkakaroon tayo ng tinatawag na speed round. Okay? Speed round. Meron ako mga babanggitin na words. Tapos, sabihin mo lang kung ano yung unang papasok sa isip mo. Okay, game ka ba doon? Okay. Ano to? Sana hindi ma-interrupt, no? Na sana makipisipit yung ano, connection. Sige lang, sir. Okay, sige. So, 7 lang yun nandito. 7 lang na nakalist. So, kung ano, may mga sasabihin lang ako ng words, tapos kung ano yung unang pumasok sa isip mo, yun lang sabihin mo. Okay, so, number one. Network marketing. The best? May yung word? Wait lang. May tinggaw word kung ano yung pumasok sa isip ko. Ayaman. Yan. Wait lang. Network marketing, yan. Payaman. Number two is product selling. Good products. Okay, so number three, online marketing. Facebook. Instagram, social media. Number four. Okay, number four, ethical nation. Ethical nation, it's a good, it's a nation because they have ethics. Next, as unethical networkers. May oras din kayo. Power. Okay. So, ayun, number six. Dave Villanueva. Yun. Transformation. Okay, so last, ito yung pinakang malupit sa lahat, Carl Serrano. Nakabahan na ako, ha? Ano kaya yung list? Ay, wow. Ethical. Okay, so, yun. Power, payaman tayo. Okay, so yun, maraming salamat sa time na binigay mo. It's already 8:16 p.m. Maraming salamat sa time mo, Sir Dave, and salamat sa values training, mga tips na pre-provide mo sa amin para sa mga audience dito sa ano, dito sa Ethical Nation. Itong Ethical Nation, itong Ethical Nation, by the way, is yung movement natin ng mga network marketers na ginagawa yung negosyo, yung network marketing sa ethical na paraan. So, kapag ikaw ay isang ethical networker, ginagawa mo yung negosyo mo sa tamang paraan, wala kang inaapakang tao, ginagawa mo yung tama, part ka na ng movement ng Ethical Nation. So, yun yung Ethical Nation. And yun, before tayo matapos, shout out ko dito yung YouTube channel ni Sir Dave. Pwede nyong i-ano doon, pwede nyong i-check out. So, ilalagay ko rin yung link dito sa live nito, yung mismong link pagkatapos nitong live sa replay, makikita nyo. Pero nakikita nyo dito sa baba, merong link. Hanapin nyo lang yung, kahit hindi nyo nakunin yung link, hanapin nyo lang yung Dave Villanueva dun sa YouTube. Tapos pag may lumabas na pogi, yun na yun. O, click, subscribe nyo na yun. So, para mas madali nyo na ano, madali nyo na makita at makita, maghanap ng link.
Okay. So, pwede nyo rin siya i-follow si Sir Dave sa ano? Ano yan? Ano yan? Hindi, ano lang. Ano lang. Yun. Yung rehistro ko sa camera, sabi ko, ang pangit ng ilaw kasi dito sa bahay. So, yun. Gusto ko rin magpasalamat, Sir Carl, for inviting tonight. And I wish the best for Ethical Nation. Ayan, Sir Carl, continue lang. Okay. Sinasabi ka, sorry to interrupt. Okay, okay lang. Yan, makikita nyo, pwede kayo mag-subscribe doon sa YouTube channel ni Sir Dave kung paano pumogi at gumanda, pwede rin. No? Marami yung bibigay ng mga tips na sa atin. Actually, ako nanonood ako. Baka may pag-asa pang pumogi itong itsura na to. Okay, nanonood ako. May naniniwala pa rin ako na may pag-asa. Okay. So, pwede nyo check out yung kanyang link. And, also, meron akong ginawa na e-book which is yung Unlimited Prospect Handbook kung saan matututunan nyo kung paano kayo magkaroon ng unlimited prospect at kung paano nyo sila i-invite in sa ethical na paraan. So with that being said, maraming salamat Sir Dave ulit sa pagpapaulak mo na umattend dito sa ating interview. Maraming salamat sa pagsagot, for taking your time. So I hope maulit someday. Sigurado ako gugustuhin rin niya ng mga ano natin dito, ng audience natin dito. Maraming salamat, magandang gabi sa inyong lahat, and yon, God bless.